Kaya, okay. Papasalamat po kami ng lubusan sa inyo po, Sir Tochi. Saka po sa mga bubo ng grupo niyo po. Yeah, the Lady M Channel. Opo, the Lady M Channel po. Unang-una kay Sir Alpha Romeo. Opo, kay Sir Alpha Romeo. Papasalamat din po ako sa inyo. Tapos kay Ma'am Celie Torres Rojas. Saka kay Ma'am Celie Torres Rojas pa, papasalamat din po ako sa inyo. Tapos yung isa pang tumugon kagan, si Ma'am Magnanimous. Yan. Saka din po kay Ma'am Magnanimous. Magnanimous. Yan. At meron pa. Salamat po sa inyo. Ihintay natin. Pag yun sila, tinuloy nila yung kanilang mga pledges, ay malaking tulong din yun. Makakarating din yan. So, maraming salamat po talaga sa inyo. Kwento mo nga ulit, sir, paano yung ano, napagdaanan nyo sa kalagay ng inyong baby ngayon? Nung una po, 10 araw po siya, nilalagmat eh. Ako. Tapos ayaw po bumaba yung lagnat niya, 38, 37, 38, tapos mag-39 po. Naka. Tapos ayun na nga po, yung tinakbo po namin sa Jose Reyes, bumalakot na po yung dila niya. Wala. Tapos ginagano na lang po ng kapatid ko yung bunganga niya. No, kinakalsuan na lang po ng ano, ng daliri. Ay, nag-close na? Opo. Tapos pinahintay po po kami ng ano, ng doktor na kung ano po gagawin sa anak ko. Tapos ayak eh. Sige lang, tataga mo lang yung loob mo. At yung mga kapatid naman natin dito eh, talagang nandiyan sila para magpaabot ng tulong. Ayun na nga po, pinapasok na po kami sa loob ng ano, si Reyes. Tapos tinignan po yung anak ko. Kaya mo yan, sir. Importante nandito na ang tulong at maaagapan na yung anumang karamdaman meron ng baby nyo. Pagdasal lang natin, ang Panginoon ay talaga naman hindi yan nakakalimot tumugon sa kanyang mga anak. Yan, kaya tiwala lang. Matinding session po yung inabot ng anak ko nun. Oo, kaya nga yung napanood ko, siguro, mild na siguro yun ano? Opo. Kaya sabi ko, kalahati po lahat yung kalahati. Oo, kaya pinapatagilid. Nakita ko parang pinapatagilid. Anong purpose ng pagpapatagilid daw? Ewan ko po, wala naman pong sinabi kung anong purpose. Ah, talaga. Pinagilid lang po namin talaga eh, para di siya mahirapan eh. Ah, ganun. Kasi kalahating katawan niya, ganun talaga eh. Ay, ganun. Kasi nagapang gamutan na yan, bigyan po ulit siya ng pang ano, para sa seizure. May napansin ako doon, parang may swero sa pinadaan dito sa ulo. Ano yan? Hindi, wala po. Dito po yun. Sa ilong? Sa ilong po. Ah, tinanggal nyo lang? Tinanong po namin sa doktor kung okay na po bang tanggalin mo kasi nagsusugat na po yung ilong niya eh. Ay, ganun? Ako, nagsusugat na po eh. Tsaka burido siya eh. Eh, para sa ano po pala yun eh? Oxygen niya eh. Oxygen. Opo. Pinatanggal na po namin. Parang may nabanggit sa akin si Mrs. Moon, parang tinanggalan daw siya ng tubig. Ano opo. Doon po. Saan tinanggal yung tubig? Dito po sa likod eh. Ah, sa likod? Oo. Sa buto po yata yun yung nakuha. Ay, ganun? Kaya nga po, pinapirma po kami ng waiver na kung sakaling may mangyari sa anak namin, wala pong malalabutan yung Jose Reyes. Ganun ba yun? Kaya po, lumaban naman po kami ng ano, lumaban na po kami. Para ano lang? Opo, para malaman po kung ano po talagang sakit ng anak po. Asawa ng Diyos, kahit pa paano napagtagumpayan naman ano? Kaya nga po eh. Buti nga po, malakas po yung anak po eh. Buti na, kinaya niya yung ganung ano eh. Ganung po kasi, kabata-bata niya pa lang, wala pa nga po sa tron. Apat na buwan pa lang po eh. Oh, nung time na, 4 months old? Ay, 3 months po. 3 months, naku. Ako, bilang ama rin, parang di ko kayang yung injection pangaling anak ko, di ko na kayang tingnan eh. Tad-tad po ng tusok. Oo, lalo ta hanapin ang ugat niyan. Lalo po nagpuputukan eh. Sobrang taba niya, nagpuputukan mo lahat ng ugat niya eh. Eh, napapaaway na pa nga ako sa doktor dahil nakikita kay anak ko eh. Oo, parang pinag-ano, papraktisan. Oo, parang pinag-praktisan po, pero hindi naman po. Sabi ng doktor, normal lang yan kasi kahit kami nasasaktan eh. Pag tinutusukan yung bata eh. Oo, sabi nga niya. Sabi ng doktor eh. Ganun talaga kasi. Iba kasi yung laman ng bata, ng mga sanggol, kumpara sa mga adult na talaga madaling makita. Di rin natin masisi, lalaki pa ng karayom. Opo. Mayroon so, sakit ng anak ko eh, meningitis ko eh. Yan. Buti nga't maaga na agapan at talagang lumabang kayo, hindi kagaya ng iba na hinayaan na lang. Oo, ganyan. Balita ko, nagkanda utang-utang daw kayo para lang dyan sa pagpapagamot ni baby. Opo. Totoo po ba yun? Opo, totoo po yun, sir. Yan. Utang-utang sa
nanay ko, sa kapatid ko po. Yan. Tapos sa iba pa po, nakautang pa po kami. Kasi mahal po lang gamit niya yung una eh. Oh. Alam mo... Antibiotic niya, 537 a day. Oo, oh, diba? Sa magkano lang po sahod ko, mm-hmm. 550. Oo, oh, hindi nakakain. Oo. Oh. Kaya doon na lang po kami nakaroon sa nanay ko. Kumbaga, nakituloy muna kayo. Nakituloy na muna kami sa nanay ko. So alam mo sir, ako, hanga ako sa ginawa mo. Hindi mo inano yung kahihiyan na mangutang, gantungan, basta para sa anak mo, maitaguyo mo lang, mabuhay mo. Yan ang napakalaking sakripisyo ng isang ama para sa kanyang mga anak. Opo. Lahat lulunukin, lahat ang lalo. Ultimo makagawa ka ng masama para lang mabuhay ang anak mo, pero buti naman at di ka na umabot sa ganon. Di naman po sir, pumapasok po sa utak ko pero di naman po sir. Ayan, tama. Ginagabayan ka pa rin ng Panginoon at di ka pinababayan. Isipin mo naman paano tayo nagkakilala, di ba? Kaya nga po. Eh ako, di ko naman kayo kilala talaga. Kaya nagpapasalamat din tayo kay yung mag-asawang si Anthony at saka si Alma. Kay Ma'am Alma po, maraming salamat. Si Sir Anthony pala, maraming salamat sa inyo po. Ayan. So, basta wag lang kayo mawala ng pag-asa. Ang Panginoon, nandiyan lang yan. Tumawag lang kayo, pumatok lang kayo sa pita, pagbubuksan kayo niyan. At di mo na itatanong dito sa aming munting channel, ang mga kapatiran namin dito ay mga nakakilala sa Panginoon, mga Kristiyano yan. Although iba-iba ng relihiyon, pero ang mga puso at isipan ay talaga namang nakatondi sa Panginoon. Kaya kami nagkakilala dito dahil sa advokasya ng pagtulong. Ayan. So, sana naman sir, ito'y malaking bagay na para sa inyo at makagaan po para sa inyo. Please, sa ngayon, yung mga naging pagkakautang nyo, maunti-unti nyo na may babalik pagkat yung para dito sa mga gastusing dito ay na-provide na po ng ating munting channel. Salamat po. Si kayo sana ngayon, makakapagtrabaho na kayo ng maayos dahil panatag ng inyong kalooban. Actually ngayon, di kayo pumasok, ano? Lumiban kayo sa trabaho para lang masamahan si madam. Opo, sinamahan ko muna, pinagin ako. So yan ang sakripisyo ng isang ama na hindi nakikita ng iba. Akala nila ang tatay, pabanjing-banjing lang. Pero ang dinadala niya ay napakabigat na responsibilidad po. Hindi ako nagpaparinig, ha? Yun. Sa patawa natin si tatay, di ba? Yan. So, ano pa bang masasabi natin? Kundi salamat sa mga major sponsor natin. Ulitin ko. Thank you kay Sir Alfa Romeo sa kanyang pagpapagamit ng kanyang channel. At kayo din kay Ma'am Celie Torres sa kanyang pledge. Kay Ma'am Magnanimous. Kay Ma'am Daisy. Kay Ma'am Marisa na nag-pledge. Maraming salamat po. At sa iba pa, kung nais niyo po magpaabot ng tulong, ay malaking bagay po sa kanilang pamilya ito. Lalo ta si tatay, siya lamang po ang naghahanap buhay at may mga nakabinbin pa siyang mga pagkakautang dahil sa kanilang mga pinagdaanan nga dahil sa pagpaabot kay baby. So, muli, din natin papahabahin sa muna ngayon. At si baby na sa loob, ay nag-ECG na siya. So, ang masasabi ko lang ay pakatatag po kayong mag-asawa at kakayanin niyo po yan. Andito naman po ang inyong mga kapatid dito sa social media. Okay, maraming salamat. Okay. Maraming salamat po. Yun, thank you. And cut. Isang hep-hep-hooray muna tayo. Hep-hep-hooray! Okay, good.